Contrary to popular belief, ang bangko hindi siya kumikita dun sa interest na binabayaran mo sa credit card. Ah, talaga? Oo. Saan siya kumikita? Hello everyone. Hello. And welcome to our episode this week. And this week, no, meron kasing akong friend na ayaw niya kumuha ng credit card. Natatakot daw siya. Natatakot daw siya kasi daw baka daw malubog siya sa utang. Akala ko baka maano, ma-identity theft. Well, that's part of it, no. Pero kasi meron na tayong video ng credit card security tips, no? So you can check that out. But anyway, paano ba 'yon? I mean, how does a credit card work ba? Yun nga kasi ang kaya ko din na mention is one of the reasons why takot siya magkaroon ng credit card is because hindi niya alam how does a credit card hindi work. Niya naintindihan. Oo, kasi of course, if you don't understand how something works, takot ka sa kanya. Pero umuutang ka lang naman or inuutang mo yung I don't really see it as utang, but you are deferring the payment, no? Parang dinidelay mo yung pagbabayad. Which means na eventually dapat bayaran mo siya, di ba? Ayun. So just a simple way on how a credit card works. So of course inisyu yan ng bangko, okay, no? And contrary to popular belief, ang bangko hindi siya kumikita doon sa interest na binabayaran mo sa credit card. Ah, talaga? Oo. Saan siya kumikita? Doon sa merchant fee. So for example, okay, tindahan ka. Tindahan ka ng bag. Ayan. So magkano ba ang bag? Usually mga 1,000, 2,000 pesos. So mga kunwari LV to. Oh, ayan. So What are the chances na ang isang customer ay merong 2,000, 3,000 pesos na cash pambili ng bag mo? Meron. Well, 2,000. But not everyone, di ba? Pero kung LV to, wala akong dadaling 30,000 in cash. Oh, yeah. So, sabi natin, that's so much. Pero, paano ka ngayon mabibilhan? Di ba? Paano ka mabibilhan? So, siyempre, yung tao gagamit ng credit card. Yun yung advantage mo. Pwede ka na ibaba? Oh, sige, baba mo na. Hindi ka ba nagbabayad eh? Hindi ko naman bibilhin yan eh. So, there's been a study na mas mataas yung chance na bumili ang isang customer kapag nag-o-offer ng credit card payments. Ah, really? Oh, so ikaw, mas gusto mo na nag-o-offer ka ng credit card syempre, payments. Oh, syempre, may benta ako agad kasi eh. Kasi mas mataas yung sales mo. Oh. So, kuwari ako yung bangko. Oh. So, sige, bibigyan kita ng credit card payment facility, okay. Pero kukuha ko ng 5% ng sales mo. On the gross or on the net? Or on the tag price? I'm not really sure, but usually it's on the tag price. Kung magkano yung inano mo. So, for example, 30,000 yung bag. So, sa 5%, that's... May napagmat. Kunwari, sa sali mo, 5% of 50 pesos. Yun na, 30,000. So, 30,000, so that's 5% 15, is 1,500 pesos. So, di kailangan ng BS mo te. So sa akin yung bumili babayaran ako ng 30,000 pesos kasi yun yung sinuwi ko sa credit card. Tapos ang babayad ang limit ko lang sa'yo ay 28,500. So kumukubra ka. Oo. At kaya gusto ng kaya mga bangko nila, at credit card bankers have a special place in hell. Ah, ganun ba? Ne, sa old banker ano? Old banker joke. Ne, tsaka that's why mas gusto ng mga bangko na nagbabayad sila ng credit card. Ah, kasi nakakakubra sila. Ayaw nila nang nagre-revolve. Kasi, of course, once nabayaran nila yung credit card bill nila, meron ulit space para bumili. Okay. So, alam mo yun, it's healthier that way. And, contrary to... Ayaw ko lang nalaman yun, ha? Hindi mo alam, ano ka ba? Hindi ka mahilig mag-shopping. And, contrary to... Contrary to popular belief din, yung sinasabi nila na 3% interest, kunwari sa credit card, as a user, ano yun na per cycle or usually per month? Anong cycle? So, for example, kasi may iba-iba yung cycle ng mga credit. For example, tiniswipe mo yung credit card mo, sabihin na nila 3% yung interest, tapos ang cycle mo, billing cycle mo ay 40 days, for example. Ah, so every 40 days yung 3%? Macha-charge ka lang ng 3% okay after 40 days.
So pag binayaran mo yung charge mo, within 40 days, wala kang interest sa babayaran. Oh. Okay. So dapat pala pag ganyan is ako lang ah, pagka-swipe, by the God. Or hintay mo yung bill, tapos bayaran mo ng buo. Kasi yung bill, dumadating siya usually 1 or 2 weeks before the end of the billing cycle. Or para just ano medyo ok lang no. Kada swipe, kukuha na ako ng cash. Tago mo sa envelope. Tago ko sa envelope, tapos lagyan ko ng pwedeng actually ganyan ginagawa ng wife ko eh. Kuha ng cash, tapos yung resibo, kiniklip dun sa cash. Yes. Para pagdating ng credit card, buo na siya. Ma-check mo pa kung tama yung mga na i-charge, tapos babayaran ng buo. Pag ganun ang ginagawa mo, if you always pay in full yung credit card bill mo, wala ka actually binabayaran ng interest. Oh, okay. So, you get the convenience of not having to bring cash. Saan ko bayad ng bayad? Ah, ganun ba? Daming pera. At saka, since you are deferring payment, yung cash mo ngayon, pwede mo pang paikutin bago dumating yung bill. Pwede pa. Pwede pa lagi sa money market fund. For 40 days lang? Well. ang risk doon, kasi pag nirevolve mo yung utang mo, di 40 days, hindi mo binayaran, mag-earn na ng 3% na interest yun. Okay. Lumaki na yung utang mo. Tapos, after 40 days ulit, hindi mo pa rin binayaran ng buo. Ano ng basis ng 3%? Kung ano yung remaining balance. So, sabihin natin na kalahati lang yung binayaran mo. Di yung kalahati, mag-i-incur ulit yun ng another 3%. Okay. So, effectively, sa isang taon, hindi 3% yung so interest, parang mga around 30% siguro. 30%? Kaya yung ibang tao nagtataka bakit yung utang ko sa credit card dumoble na after 2 to 3 years. Alam mo nga parang kasi, sabihin by lalo na yung mga ano ba, 'di ba nakalagay sa statement just pay the minimum. Oo. Tapos sabihin, nagbabayad naman ako pero minimum, pero parang hindi nauubos. Hindi talaga, kasi usually yung minimum, it's just enough for you to pay yung interest na incur. So, parang interest lang ang binabayaran mo? Oo. Yung original na utang mo, hindi nababawasan. So, don't pay the minimum. Pay the full amount. Yes. Yun. And yun nga, kaya wag sila magtataka pag yung balance nila sa credit card ay dumoble na after mga 2 to 3 years na hindi nila binabayaran. Kasi nga, effectively, sa isang taon, pwedeng umabot ng mga around 30%+ yung interest na mai-incur. So for example, kapag incurred 100,000, parang effectively 30,000 ang interest mo dun. Laki per year, malaki yun. Tapos, yun nga, after 2 or 3 years na inignore mo siya, lolobo na yun. Oo, ano na siya. Pag lumobo, pwede ba i-negotiate yun? Yes, of course. Meron tayong mga debt consolidation techniques na siguro next episode na lang. Sige. So, but for today, I guess that's it, no? That's really how credit card works. At saka yung iba nagbibigay ng points pala, di ba? Perks on the side, no? Na yung mga libreng mga pagkain and discount. Sayang ang miles. Sayang kilometers. Sayang kilometers. Yeah, of course, those are perks. And again, may lounge ka. One of the earliest videos that we did, yung mga credit card perks are good, but don't get a credit card for the perks. Dapat yung kumbaga you can use it. Oo. And then you want to leverage on your cash flow. Saka ayaw mo nang magdala ng parati may cash. Oo. So security red. So it's a poor reason to get a credit card because you want to get the perks. Okay? So dapat icing on top. Yes. Ayun. Okay? Parang love on top ni Beyonce. Sige nga, di niya. Top that up. Yung favorite mo sa karaoke yung Love on Top. Okay, so sige lang, hashtag alam na. Itchiverse tayo, itchiverse. Beer. So I hope may natutunan kayo today. Yeah. And if you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And please don't forget to subscribe to our channel. Yes. Bye-bye. Bye-bye.